okay, tapos nang i-chop nung chopper yung corn. At hingan natin si Sir Alex ng ano ang masasabi mo doon sa resulta nung chop. Sa resulta nung chopper nila, tuwa ako. Ang ganda. Yung chopper namin, meron na kaming chopper na dati. Yung 30 kilos, hindi magkasya dito sa sako. Ito, dahil tinap ng maspino, yung ideal na size para pagkain ng kalabaw, 35 kilos kumakasya. Sa isang sako. Bakit? Masikse. Yung mahahaba, nagkakaroon ng mga ano yan, patong-patong. Nagkakaroon ng space. Nagkakaroon ng space. Kaya yung 30 kilos talaga, hirap naming isara. Parang ganun ba o, hindi mo maisara. Okay. 30 kilos. Dito, ang luwag ng 30 kilos. Kaya yung 35, kumakasya. Kasya. Kung iyan ay, sa bagay, binibili natin yung sako. Di yung 5 kilo madagdag, malaking bagay. Malaking bagay din. Oo. Ganda ng, tapos sir, nakapansin ko yung bunga ng corn, bilog-bilog siya, no? Pinutol. Pinutol niya, oo. Pinutol ng chopper. Pati bunga. Sige, niya. Pakita natin. Ayan. Kuha tayo. Okay. Sir, oh. Ayan. Oh. Yung iba, natanggal na yung butil. Okay. Nandyan yun. Kasama sa kanilang dahon at puno. Ayan, nandito. Ayun. Yung iba hindi natanggal, okay lang. Pag ito ay isinilage natin mamaya, kasama ito sa mabuburo. Sa Tagalog kasi, binurong mais. Okay. Ito ay nag-e-enhance nung kanyang nutrient. May tinatawag pa silang yung pang-boost ba ng immune system ng hayop? Binuro. Okay. Isang example ng binuro, bakit ba ang Lactobacillus, yung Yakult, Maten, commercial na Yakult. Bakit ba yan ay binibili ng tao? Okay. Dahil napag-aralan na yan ay nakakatulong. Yung mga ganyang, may good bacteria. Ganon din ito. Kapag ibinuro ang mais, magkakaroon ito ng good bacteria na kailangan ng tao at ng hayop. Okay. Sir JR, ano naman ang ano, masasabi mo? Masasabi ko naman po dito sa chinaper natin na mais, pinong-pino po yung pagkakatsak niya. At pagka po isinako po natin sa kung may plastic, hindi po siya mabubutas yung plastic. Kumpara dun sa ibang chopper na mahahaba ang chop. Yan po ang kainaman ng chopper na to. Gaano nakatagal ito kakainin ng carabaos mo? Ang isang kalabaw, kakain niya ng 40 kilos. 40 kilos. Kaya, sa loob ng 24 hours yun. Ang takaw pala. Yung malalaki eh. Oh. 50 kilos. Kaya nun. So, ang proseso pala nito, ayan, ay linalagay muna sa plastic. Kasi pa-vacuum ito. Kaya kailangan may plastic. Okay. Kapag tayo ay nakakita, mayroong nagsasilage na nakaparang tangke. Mayroon naman na nakahukay sa lupa at saka tinatakpan ng lona. Okay. Eh dahil nagsisimula pa lang kami, wala pa kaming ganun at inaalam pa rin naman namin yung aming actual na maging karanasan dito, ano ang mabuting idudulot nito sa aming mga gatasang kalabaw. Kapag ito ay natutunan na natin at napatunayang sulit, napakipakinabang, itutuloy-tuloy na namin ito. At noon, pagka nangyari na malakihan na ang aming kailangan, mag-i-invest na kami para magiging panibagong negosyo, maging commercial na yon. Bagong negosyo na yun, sir. Pagka ang aming production ay kulang na sa, ay, sobra. Sobra. Sobra sa pangangailangan namin. Pwede nang magbenta. At
madaling i-promote para ibenta pag nakita yung kalabaw na matataba, uh-oh, malakas ang gatas. Oo. Bibilin. So sulit. Sulit sir yung ikaw ay magtatanim ng mais para lang i-chop. Maganda 'yon. Mm-hmm. Dahil may kanina, may ulam pa. Okay. Ibig sabihin mas mataas na protina. Mm-hmm. Mabilis lumaki. Mm-hmm. Malusog ang pangangatawan. Mm-hmm. At yung good bacteria, mm-hmm, makaka boost ng immune system ang kalabaw, hindi sakitin. Tapos, ano to? At ito ay iba-vacuum pa. Asan yung vacuum mo, sir? Ito yung vacuum. Titimbangin ito. Titimbangin muna. Okay. Ayan. Minimum of 30 kilos. Okay, timbang muna. Submit natin. Oops, 30. Kinuha. Sumusobra, no? Sobra. Ang haba pa nito. 34. Sige nga, pakita natin sa video na ilang kilo kaya natin ikarga dyan. Sige, dagdagan nyo pa. Okay, okay. Experiment tayo. Para patunayan yung mahusay na chopper, mm-hmm, ay kayang magkarga ng ganong karami. Okay, mo, 37 pa. Okay. O, baba. 40 hindi na kaya, no? Mm-hmm. Puno na. Mm-hmm. So, sa mga magkaka-interest na magkaroon ng chopper, ay pwede niyong kontakin sila Sir Alex sa Tighaw Cow Farm. Tighaw Cow Farm. Yan. Ganun mo ito. Yan yung mga details. Pakikita natin sa kanila. I-comment naman natin yan. Ayan yun. Ito yung fermentation process. Okay. Burong mais. Fermented corn. Ganito siya. Ayan ha. Huwag lang hayaan na yung vacuum ay mapunta dito sa corn. Hihigop ng corn. Siya. Okay. Nakaganon siya. Switch on. Ayan. Matigas na. Ayan. Okay. Sige. Asan yung tape? So yun po yung ano nito, sir, no? Mm-hmm. Kung walang hangin, doon siya magpe-ferment. Doon siya magpe-ferment. Pag may hangin yan, masisira yan. Hindi magpe-ferment. Tapos, may bad bacteria. Iitim. Uumu. Alam niyo ba kung ito ay makikita at hindi naman dito natatapos ang atin? Yung lalagyan namin ito ng date. Okay. At titingnan namin kung hanggang ilang buwan ang itatagal. Okay. Yung kailangan nakabaluktot na ganun. Yeah. Okay. Tara. Tatahiin yan. Tatahiin pa. Ang tigas. Diyan mo, 37 kilos. Mm-hmm. Umasya. Isang baka lang kakaan. Isang baka lang. Oo. Kulang pa. Kulang pa ng tatlong kilo. Depende sa laki yun eh. Mm-hmm. Ito. Kain na hindi. Malaki na ito. Okay, sir. Itong pagsa-silage ay in the event na sobra-sobra yung harvest mo. Ayan. Kasi pwede mo na yan ipakain as is, di ba? Pwede na ipakain as is, pero dahil sa hindi naman kayang ubusin yung maha-harvest natin. Oo. Daily. Oo. Ito ang solusyon. Mm-hmm. Buruhin. Mm-hmm. Mais, napier, o ano pa mang uri ng damo na sobra-sobra sa ating paligid. Mm. I-silage natin. At mga, pwede rin yung mga dahon ng Madre de Agua, ganun na. Yan, kasama yan. Madre de Cacao, ganun. Oh, at yan ay panibago nating aaralin, ano-ano yung mga nutrient ng mga pagkain na yan na ibinibigay, pwede nating ibigay. Oh, yun. Okay. Iingatan natin na matusok yung plastic. Oh, yun. Tapos na nun. Aalisin na lang yung karayom nito.
Alam nyo bang ito ay ayon sa mga nauna na nag-silage, mga eksperto, okay, tatagal ito sa tamang pamamaraan o proseso ng pagsasilage, tatagal ito more than 1 year. Eh, hindi naman naabot ng 1 year ito, mapapakain na. Ubus mo na yun. By the time na mag 1 year, ubus na siya. Oo. Ako, pag nag-expand ka na eh, sila din ang... Saan talaga, hindi makabisado yung gagawin. Siyempre, hindi wala. Meron lang siya na-share si Sir Alex kung ano ang mas matipid, yung gas o yung kuryente. Base sa experience mo. Yung naging karanasan namin, ngayong taon lang na ito nangyari na kami ay gumamit ng electric motor. Okay. Sa mula pa noon, diesel and ang gasoline ginagamit. Ang ginagamit namin. Oo. Sa paniniwala na bakit diesel at gas ang ginagamit? Yun ang common sa farmer eh. Okay. Diesel engine. Gasoline engine, pang water pump. Ito yung aming nakita. Yung 3,000, I mean, yung 1,000 pesos na diesel, in 3 days na ang andar namin eh, pinapatay naman sa gabi. Kailangan mapahinga yung makina, no? Okay. In 3 days, ubos yung 1,000 pesos ko. Okay, sa diesel. Doon sa electric, 1 horsepower, pag kinompute natin yan, lalabas yung kung ilang kilowatts and how much per kilowatt, madaling makukompute. Hindi naman kami umaandar din ng diretso, maging electric o yung diesel. Pero pagdating doon sa bayaran, compared doon sa dati, okay, na diesel ang ginagamit namin, yung 1,000 nga, 3 days na dire-diretsong andar, ubos yung diesel. Yung electric, may sukli pa yung 3,000. Walang maintenance. Bakit? Hindi ka nag-change oil. Hindi nasisira ang engine at kailangan i-overhaul. Electric yan eh. Direk-diretso. 1 year, 2 years, ang pinaka-maintenance ng electric ay grasa lang eh. At talagang napaka-komportable ang gamitin. Gusto mo man ang electric, tingnan mo muna yung lugar mo. Baka mahina kuryente. Hindi kayang paandarin yung electric motor. Tapos sir, yung sinabi mo na yung 3,000 mo may sukli pa. Yung 3,000 is on a monthly basis na yan. Yung 1 month na koleksyon ng Meralco na ang aking electric motor doon ay pinapaandar namin yon. Hindi naman araw-araw din. Kumbaga para lang bang nung dati na wala akong dekuryente, puro diesel, ganun kalaki ang konsumo ko. Sa dekuryente, mas nakakatipid. Yun. Ayun. Pwede pang ano ha, nakakatuhan sa kuryente. Okay. Wala kang pambayad ngayon. Pwedeng, oops, teka muna. Sa isang buwan na ako magbabayad. Pwede pa yon. Pwede pa. Hindi naman agad pag hindi ka nakabayad ngayon, end agad of the month, hindi naman ados puputulang ka eh. Hindi naman. Bibilang pa ng linggo, tapos meron pang notice. Aabuti na 1 buwan yun. Magbayad ka na. 2 buwan yung bayaran mo para hindi maputulan. So yung production mo ng corn para sa silage, para sa karaba mo ay all year round? Yun yung plano namin dahil sa yung kapakinabangan para sa pagkain ng kalabaw. Yung sustansya. Ang totoo niyan, ngayon pa lang namin makikita ang resulta, okay, pagpapakain itong silage corn. Ang pakain naman namin dati, yung ano, napier grass, yan at saka yung mga common na karabaw grass dyan sa paligid. So ngayon ka lang talaga susubukan na talagang totally finarm mo yung ipapakain mo sa karabaw. Yun. Ito kasi, hindi naman ako sabihin natin eh,
eh malakas ka lang sa gobyerno. Hindi, hindi ganun. Mm-hmm. Wala man lang akong kamag-anak dyan eh. Mm-hmm. Ala rin akong kumpare dyan. Mm-hmm. Ang programa ng Department of Agriculture, mm-hmm, magbigay ng suporta sa farmer na seryoso. Okay. Na matutunan yung isang sistema, isang bagay na hindi niya dating ginagawa. Mm-hmm. Nagbigay ang Department of Agriculture, mm-hmm, through our Provincial Agriculture Office, nakarating sa akin. Mm. Binhing BT corn for 1 hectare. Mm-mm. Ito yun ngayon. Yeah, ibinigay yan. Ito yun. Okay. Libre. Mm. At minomonitor ng mga taga-Department of Agriculture kung ano ang kulang, okay, saan ka ba nagkamali, or successful ba yung pagkakatanim mo. Ako, aaminin ko, hindi ako nahihiya. Ito, yung mga corn na to, kulang ito sa laki. Okay. Ang dahilan, wala kaming irrigasyon. Kinapos ka. Yung aming small farm reservoir, yun lang ang kinukuna namin ng tubig. Kinulang. Kinokontrol namin yung dapat patubigan na ngayon dahil kailangan na naming mag-fertilizer. Oops, teka muna. Hindi sasapat yung tubig natin. Kaya pa yan. Makaya pang mag-intay ng 1 linggo niyan bago natin patubigan. Uh-huh. Nadidelay. Kumbaga, nadidelay ka ng pakain, nadidelay ka ng pagpapainom. Mm-mm. Ang resulta, ang mais mo, maliit. Okay. Pero, yung una namin tanim na nabigyan ng hindi man siguro sapat na sapat, mm-mm, pero nakapagbigay siya, mm-mm, tinimbang ko yun. Mm-hmm. Kaya sabi ko, ito pala yung may kakayanan, ay ito pala yung kakayanan ng isang buto ng mais, mm-hmm, isang corn kernel, mm-hmm, makapagbigay ng 1.1 kilo yung puno kasama yung bunga, mm-hmm, na ang itinanim namin for 1 hectare is 70,000 corn kernel. Okay. Huwag mo nang mapatubo na lahat. Mm-hmm. Yung 50,000 ay napatubo. Oh. Eh di, meron akong 50,000 kilos na aanihin na pa lang. Silage. Oo, na pang silage. Oo. Eh, pag tinuos mo yun, mamumuhunan ka lang ng piso, mm-hmm, sa isang puno. Mm-hmm. O, naitanim at saka na napag-ani mo na. O, idagdag mo pa yung mga labor siguro pagka pinagsama-sama natin. Mm. Hindi ako eksperto sa ganyan, pero siguro 50 centavos. Magiging 1.50 ang puno sa mais. Mm. Ngayon, sa mga farmer na nakikinig, makapanood nito, tuos natin kanina, rough estimate, 1.50 puno sa isang mais. Okay. Kapag hindi mo napalaki ang mais, madodoble yung punan. Okay. Sa halip na yung 1 kilo, 1.50, kailangan mo itong maging 2 kilo, 2 bunga. Mm. E di, 3 piso na ngayon ng 1 kilo, kaya tayong mga farmer, bago natin pasukin ng isang negosyo, mag-research, magtanong-tanong. Mm-mm. Ako, nagtanong, kaya lang, naikwento ko na kanina, yun yung naging problema kung bakit hindi napalaki ng ganun kalaki. Kaya sobrang importante na masunod mo yung cultural management. Tama. Oo. Malaki yung magiging effect in terms of cost. Sa nakikinig nito, nakapanood. Pansinin nyo, walang damo. Mm. Baka may magtanong eh, ba't kaya? Pinadamuhan ba? Hindi! Pwede silang manood nung sa video. Ito pa lang mais na to, mag-i-spray ka ng herbicide na glyphosate. Okay. Mamamatay ang damo, pero ang mais hindi man lang nalalanta. Tapos, yung pa... Which is yung dating mga variety, hindi ganun. Mamamatay din siya. Mamamatay yung mais eh. Dagdagan mo pa ng may uod ba? May kain ba ng uod? Wala. Wala. Minsan man, hindi ito nabigyan ng insecticide. Mm-hmm. Kaya safe ipakain sa hayop. Walang lason yan. Mm-hmm. Ang totoo yan eh, tinikman namin dilaga. Oh. Ano sir? Ako tinikman ko rin. May comment din ako. Anong comment mo muna? Matamis siya, pero matigas. Oh. Tama. Hindi siya pantao, hindi ako karabaw.
Ate Gasi. Hindi, nagluto ako. Dami. Dami kong linuto. Magkakat ko. Ay, hindi yan. Hindi pang tao. Okay, pupull out lang natin doon sa farm ni Sir Alex Loncio. At tayo ay nag-demo ng reaper at saka chopper. So yung mga machines na yan ay galing naman sa kay Sir Alex Mabagos dahil gusto niyang ipakita yung advantage ng mga machines na na-acquire niya. So nag-demo rin si Sir Alex Loncio paano magawa ng silage. So I hope na marami yung kayong natutunan ulit sa bago nating episodes. Maraming salamat po sa panonood lagi dito sa Agribusiness.